Welcome back, mga Kabrigada! Girls, eto na ang pinakaabangan ang Hugot Segment! O, ayan mga Kabrigada, pariguradong kayo mismo sa inyong mga tahanan eh, excited na marinig kung ano nga ba ang magiging hugot ng ating hugot color for today. Yan, at nasa linya na nga po ng telepono ang ating hugot caller na si Mark of Barangay Bula. Good morning, Mark! Bula! Hello! Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Pete Senior! Biba Senior, Santa Rina. Wow, husky-husky ang voice, Kuya Mark. Kamusta ang gising natin dyan? Okay lang po, ma'am. Good ang gising namin dito. Good, very good. Hataw na hataw. That's true. Ilang taon na ba si Kuya Mark? Mag 14 na po ako ngayong May, ma'am. Uy, birth month ko din yan. Basta mga May daw mapagmahal. Totoo ba? May ganon? May ganon. Totoo yan, ma'am. Totoo. Sige. Si Kuya Mark ba? Ilang taon? Magpo-party na lang. Magpo-party. I mean, Kuya, ano bang trabaho ni Kuya Mark? Nasa LTO Jensen po ako ngayon, ma'am, nagtatrabaho. LTO Jensen? LGU. LGU! I'm sorry for that. LGU, sige, bongga yan. Eto na, sige. Okay, Kuya Mark, oras na po para idulog mo yung hugot ngayong umaga. Go! Tungkol po ito sa kanyang pumapalo. Miss ko na po siya ngayon. Sobrang pagmamahal. Kaya, anis ako sa kanya lahat-lahat. Araw-araw, yan na lang yung naisip ko. Kaya ang inspirasyon ko sa buhay. Wala na hindi ko, ma'am, kailan talaga, ma'am. Sobrang pamamahal niya sa akin. Okay. Kaya, nag-inspire rin ako, ma'am, dahil gano'n ang pinakita niya sa akin. Pero, may parang rin, ma'am, na parang nasasakal na rin ako. Dahil, pilusa siya masyado, ma'am. Ano na. Mm-hmm. Kuya Mark, klaruhin ko lang meron kang karelasyon, tama ba? Ma'am? Meron kang girlfriend, tama ba? Yes, ma'am. Gano'n na po kayo katagal ni girlfriend? 4 years na po kami, ma'am. Four years! So 4 years na yun, sabi mo, mahal na mahal mo siya, siya parating mong iniisip, at natutuwa ka naman kasi mahal na mahal ka din niya, kaso umabot na sa punto na medyo nasasakal ka na, tama ba? Opo, ma'am. Kasi napakaselosa niya. Paano ba magselos itong si girlfriend ko yung Mark? Sige nga, kailan, paano ba nagsiselos si girlfriend? Gusto niya na kailan tinitignan ko. Ayaw niya naman yung kausap ako. Ano, ma'am? Like kung nangyari, napalingon ka, dumaan sa Tijesa, napalingon ka kaya Tijesa, magsiselos na si girlfriend yung ganon? Yes, ma'am. Mula ba nung mga first, second, third year nyo, ganito na ba si girlfriend ka selosa o along early naman? Ano po, ma'am? Ever since you started your relationship, ganyan na ba siya kaselosa or hindi naman? Ganun din, ma'am. Ganun din? Sa simulaan lang nag-abot kami ng 4 years. Okay. Okay. So, nung pabasok sa relasyon, alam na niya na silosa ang girl. Pero eto, bumabag niya sa point na nasakal na siya. Mm-hmm. Sige. Alright. Ano ba tayo? Sige, simula na tayo. Ilapak muna ang Mika at saka magbigay tayo ng mga... Or yung mga kabrigada natin, magbibigay ng advice kay Brigada Mark. Yes, so ang problema o ang hugot po ng ating caller ngayon is that meron siyang karelasyon ng 4 na taon na mahal niya at mahal na mahal naman siya. Kaso itong si karelasyon medyo silosa na dapat siya lang ang tingnan, dapat siya lang yung kausapin ni Kuya Mark. Umabot na sa punto na nasakal na si Kuya Mark. So ang tanong natin dito, Kuya Mark, is kung ano ba yung dapat mong gawin? Ano ba yung tanong mo? Anong gusto mong sagutin namin ngayong umaga? Ano ba, ipagpapatuloy mo pa ba yung pag-ibig kay girlfriend or
Or anong dapat niyang gawin para hindi na maging ganun ka-strict sa girlfriend? Alin dun sa dalawa yung tanong mo, kuya? Have you got a mark? Yes, ma'am. Ano yung gusto mong itanong sa amin? Kung ano ba yung dapat mo gawin para hindi na siya maging selosa o kung dapat mo pa ba ipagpatuloy? Alin dun sa dalawa yung gusto mong itanong? Ma'am, pakiuli po, ma'am. Ipa. Hanap ka signal, kuya. Hanap ka signal. Okay. So, ngayon, kuya, yun po yung kwento nyo. Base sa kwento nyo, ano po ba yung gusto nyong itanong sa amin or ihingi ng tulong sa amin? Kung ano ba yung dapat mong gawin para hindi na siya maging selosa? Or ang tanong mo ba is kung dapat mo pa bang ipagpatuloy yung relationship? Alin sa dalawa? Ano po ang gawin ko mo? Ayun. So, mahal mo pa naman siya kasi yun ang gusto mong tanong. So, sige. Simulan natin ang discussion. Oo, ikaw. Well, ako kasi, Kuya Mark, kabigadang Mark, ang mga babae nakakasakal talagang magmahal. Oh, correct! Oo, dapat! Nature! Kumbaga, sabi nga ni Sir Jun, parating nyo na lang nirarason na nature nyo yan, nature nyo yan. Eh, so wala kaming magawa. Nature talaga ng mga babae na ganun kayong magmahal. Territorial, selosa, kasi ang amin na amin lang, di ba? Pero kaya naman yan i-lesson, kuya. Siguro yung pagiging selosa niya, hindi na mawawala yan. Pero kaya mong i-lesson yan. How? Appreciate mo siya, compliment mo siya. Baka naman kasi kuya, nakakalimutan mo na siyang pansinin. Sabihan ng, uy babe, ang ganda mo ngayon. Uy babe, bakit ano, parang sexy ka ngayon. Lalo kang sumisexy. Kasi the more you compliment her, the more she, ano, yung she confident. Starts to see herself. Yeah, the more na nabuboost yung confidence niya, the more siya makakampante na, ah, maganda pala ako, maganda ako, sexy ako, sabi ni Mark. Ibig sabihin, mahal na mahal niya talaga ako, ako lang talaga, kasi gandang-ganda siya sa akin. And also, never fail to, ano, tell her how much you love her. Kumbaga, i-secure mo siya, di ba? Kasi yun lang naman yung gusto namin mga babae. Security, assurance. Ayun, na-mix ko. Security and assurance na kahit pastandamakmak ang nagagandahang babae dyan, kami lang pa rin yung gusto nyo. Baka naman kasi napapalingon ka sa iba, ni hindi mo man lang siya nababate na ang ganda niya, di ba? Kasi selos-selos talaga yun, di ba? Correct! Correct ka dyan, Brigada Mika. Agree-agree ako sa sinabi mo at talaga namang ganyan tayo. Oo. Hello. Pero ano siguro, Kuya Mark, nasabi mo naman kanina na medyo sakal na sakal ka na kasi too much na yung ginagawa niyang ano ba? Pagsiselos. O, pagsiselos sa'yo. Pero nasa sa'yo, alam mo, Kuya Mark, ha, bago kami gumawa ng isang bagay sa aming partner, nagde-depende yung decision namin o ginagawa namin sa actions nyo. That's true. Yan, yun yung pinaka-point dun eh. Baka may ginawa kang something na ikinainis niya, kaya ganun na lang yung reaction niya sa iyo, Kuya Mark. So siguro you should watch your acts, ano? And kagaya ng sinabi ni Brigada Mika, appreciate yung mga small details, yung talaga yung ano eh, nagpapabuo sa isang relasyon, yung mga maliliit na bagay, pero ang laki ng epekto sa aming mga babae. Siguro, pwede mo naman siya kausapin na, babe, nasasakal na ako. Pwede bang ano, dahan-dahan, sandali lang naman. Kasi gusto ko na ano, na ikaw pa rin makasama ko habang buhay. Pero ngayon na parang severe level yung pag-aaway natin, yung pagsiselos mo. Siguro nadadaan naman lahat sa mabuting usapan. Kailangan lang iklaruhin mo yung side mo. At saka dapat fair kayo sa magiging decision nyo sa isa't isa. Kung ano ba yung magiging, pag-uusap kayo, dapat parang same direction yung pupuntahan nyo. Hindi yung, ito yung gusto ng babae, so ikaw, iba naman yung gusto mo. So dapat mag-meet kayo halfway. Ito yung gawin natin para hindi masyado masaktan ang aking girlfriend, ano. So yun lang, kailangan talaga ng proper communication, Kuya Mark, para naman maging honest ka rin sa iyong karelasyon. Para naman, ma-appreciate niya na, ay, ganito na pala ako. Ma-realize niya, ay, ganito mga bagay. So in that way, maki-clear yung both sides ng mga issues ninyo sa isa't isa. Ako naman, sa side naman ni Kuya Mark, siguro let's give Kuya Mark the benefit of the doubt na rin. Kung for example siya, hindi man natin kasi alam talaga yung real situation nila, malay nyo, si Kuya Mark din pala, ibinubuhos niya na rin pala yung time niya, nagbibigay na rin pala siya ng effort and time dun sa girl na minamahal niya. Pero si girl, meron kasing tendency na mga babae nagsiselos lang ng dahil wala lang. Di ba? Minsan naghahanap lang talaga. Honestly, minsan ang mga babae naghahanap lang ng rason para lambingin ng guy. Minsan naghahanap lang din tayo ng rason para alam mo yung mapansin o di kaya may mapag-usapan. Kasi nga, nafe-feel natin na siguro hindi, basta may kulang sa atin, yun lang yun. So Kuya Mark,
agree na ako dun sa sinabi nilang dalawa na siguro kulang lang kayo ng pag-uusap or pagkaklaro sa mga bagay-bagay na nangyayari dyan sa situation nyo or sa relationship nyo. Siguro the best thing you should do is puntahan mo siya. Kausapin mo siya, siguro wala namang masama kung tatanungin mo siya na, babe, ano ba ang problema? Bakit parang sobra na yung pagsiselos mo na where in fact, ikaw lang naman talaga yung nandito sa heart ko. Ang minsan may nakausap akong lalaki, matino talaga siya sa girlfriend niya. Sabi niya sa akin na, Joe, kamugong mga babae, kami, mutanaw man jud mi, basta may guwapa, nadjoy puti, or naigwapa. So, hindi ko naman sasabihin na puti lang ang maganda, no? Jericho. Pero nadjoy guwapa nga muagi, makalingi man jud ang mga lalaki, dili na namo sala kay di ba parang voluntary muscle daw talaga nila yan na pag minaki kagaya ng babae di ba pag may guwapo. Oh my god, guwapo. Natural daw talaga yan sa mga tao na napapatingin once na may attractive na dumaan sa harap natin. So, but it doesn't mean na gusto namin yung isang bagay na mapasa amin, but it doesn't mean na mas mahalaga yun or mas nakikitaan namin ang potential na maging kami compared sa inyo. Siguro nadala lang kami nung first time na uy, kasi nga 'di ba sabi nila mata daw talaga ang una nagmamahal. So yung mata natin, kung ano yung nakikita parang na-observe natin parang uy, gwapohan niyo, uy parang ganun. So eventually at the end of the day, sabi nga nila kahit gaano pa man kadami ang mahalin ng lalaki or maging crush ng lalaki, at the end of the day, isa pa rin yung babalik-balikan niyan. At yun yung girlfriend niya, yung sota niya ngayon. So para sa akin Kuya Mark, the best thing that you should do is kausapin lang talaga. Walang masama sa pag-confront sa kanya na, babe, unsa man yung mo problema, unsa man yung mo gustong himuon. Yeah. Para ikaw naman, at least you will take action towards doon sa gusto niyang mangyari. So yun lang sa akin, Kuya Mark. Uy, dagdag ko lang din kasi magpo-40 na, di ba, si Kuya Mark? So siguro kailangan lang, ano, secure baka, secured. Oo, kailangan. Ipataasin niyo yung level. I mean, mag-level up kayo. Go to the next level of your, yeah. Oh, kasi baka yun ang dinihintay ni girl. Pwede, naghihintayin lang sila. Oo nga. So, 4 years na kami, tapos hindi pa ako pinapakasalan. Tapos gano'n yung mga... What could be wrong with pwede. Me? Gano'n, diba? Mm. Pero Kuya Mark, sige, tanungin ka nga namin, wala ka bang nagagawang kasalanan or wala ka bang nagawang kasalanan sa kanya na nagugat ng pagiging selosa niya? Ganito kasi, ma'am. Mula nagsama kami, at lahat ng sekreto ko sa buhay ko, sinabi ko sa kanya. Good at saka bad. Ayun, ganito ang resulta. Naging silusa siya. Tama. Pero wala naman akong ginawang kasalanan na ng babae ako sa ngayon. Ngayon nagsama kami. Sabihin, meron talaga. Hindi, okay. So, simula na nagsama kayo, hindi ka ng babae. Kala ko naman sa ngayon lang kasi may plano ka pa. Pero kuya, alam mo, you should have reserved something for yourself. Oo, kasi minsan talaga kami mga babae, ewan ko sa iba, pero ako aminin ko, tupakin ako eh. Pag nalaman ko yung mga past mo, matatanggap ka ng babae. Pero magkakatroma yan, matatakot yan na baka gawin mo sa akin, baka gawin niya sa akin. Kaya talaga, di ba, yun siguro yung naging posibleng ugat na pagiging selosa niya. Tama. Diba? So, yun, kausapin mo kuya, kausapin mo, sabihin mo na, aabot ba tayo ng 4 years kung ano? Yeah, hindi kita mahal. Yung sabi ko kanya, kasalanan na magsabi ng totoo. Tama. Alam mo, mahal ko siya, sinabi ko lahat ng mga sekreto ko, good times, bad times, lahat-lahat. Sinabi ko na sa kanya, sinurrender ko na sa lahat. Alam mo kasi kuya, yung sitwasyon mo, parang isang magnanakaw lang din yan. Kasi pag umamin ang magnanakaw, magsasabi siyang magbabago siya, pero at some point sa kanyang life kasi, magkakaroon pa rin ng duda yung mga nakapaligid sa kanya. It's because, ayun nga, di ba, parang... Ano yun? Yung nandun na, nagawa mo yun. So, ibig sabihin, yung mga tao nakapaligid sa'yo, uy, dati mo na siya ingana, oh. Hindi mo mawawala yun sa kanya. So, ang siguro ang dapat mong gawin is, hayaan mo kung ano sabihin niya. Pero, patunayan mo na lang through actions. I-prove mo na lang sa kanya na talaga hindi mo nagagawin. Huwag lang ba sa salita, kuya, kasi sa salita, marami nang nadadala dyan. Marami nang naloko, marami nang, alam mo yun, napagod na. Trabaho bahay. Ganun. Eto kuya ha, practical ways para naman muling maibalik yung tamis na yung pag-iibigan noon, panahong iyon. Siguro nasabi mo kanina na pusposal kayo sa pagtatrabaho, uwi bahay, ganun na yung eksena nyo. Why not mag-leave kayo for just 3 days? Maraming mga promo ngayon, airlines, ganyan. Punta kayo sa isang lugar. Mag-usap kayo, mag-reminis kayo sa past nyo. Paano ba tayo naabot dito, mahal? Tama. Ano ba yung magic, I mean, pag-usapan niya yung
naman yung hiwaga ng pag-ibig, charot. O, di ba yung mga hiwaga ng pag-ibig? Paano ba ito na-conquer yung mga years na pinagsamahan natin at nakarating tayo dito ngayon? So, in that way, parang magbabalik tayo kayo, maisip nyo yung mga sweet moments ninyo, kahit yung mga pag-aaway nyo, ma-realize nyo na mali talaga. So, dapat makakaisip din kayo ng paraan para, syempre, wag na maulit yung mga masasama or mga negative na nangyari sa inyo. Kailangan lang siguro ng refreshment, kumbaga, kasi sa, kunyari, sa isang taon, trabaho ka na ng trabaho, sa bahay, uwi, ganito, routinal na yung ginagawa nyo. So, siguro kailangan nyo rin ng pag-explore pa, Kuya Mark. Tsaka kung sa tingin mo, ready na siya para maging wife mo, then, siguro, it's time na siguro para i-put into the next level yung inyong relasyon. At kuya, bigyan mo siya ng oras. But when we say time, it's not just time. It should be quality time. Hindi naman importante na sobrang tagal. Ang importante, what you do with what you have, with the time that you have. Diba? Kung konti lang yung oras na meron kayo, make the most out of it. Sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin, lambingin, all you want mo na siya. Basta lang maramdaman niya na importante siya. Ganun kayo mga babae, the moment na maramdaman namin na importante kami, kahit gano'n pa kayo busy, kahit gano'n pa kayo kadaming ginagawa, pag naparamdam nyo lang sa amin na importante kami, makakampante na kami. Just don't forget to compliment her every day. Just don't forget to remind her of how much you love her and why you love her, kung posible yun. And always give her quality time, promise. Pag binigyan mo siya ng tamang oras, wala na yung oras para magselos. That's what I always say, kasi talaga, pag kami, binigyan mo kami tantong oras, tantong attention, wala na kami rason, di ba, para magselos, kasi alam namin na, ayun no, priority kami. Yun lang, maganda. Diba? O, ito pa, hugot texture natin ha. Kuya Mark, ayan mga kabriga. Kuya Mark, dapat talaga namang bigyan mo ng oras at panahon niya yung girlfriend para naman maalis yung mga duda niya. At kung nagsiselos man siya, edi dapat ilesen mo yung mga pakikipag-usap mo sa babae para naman ma-secure the girlfriend. Okay na kasi ako, ma'am. Ano po? Friendly kasi ako, ma'am, na pagkatao. Friendly. Alam mo, kuya, naiintindihan ko yan. Meron din akong kilala. Friendly din siya. Na, ma'am. Tukatip na siya doon ako, mami. Ayun. Alam mo, kuya, naiintindihan namin yan. Meron talaga mga lalaking ganyan. Kaso, pag nasa relationship ka kasi, there are some things na medyo magbabago. Limitation. Yes, because dyan papasok yung consideration. Hindi ka nalang mag-isa eh. Dalawa kayo sa relasyon. So, dapat, you'll start to consider the feelings of each other. Insecure talaga kami, kaya hindi mo mapipigilan na pag malaman ni girlfriend na may kausap kang ganito, tapos medyo na nagiging, medyo sa tingin niya threat sa kanya, o wala, World War III talaga yun. Yung mga nag-chat, nakakaloka. That's true. Ayun, delikado talaga yung mga boys na friendly. Oh. Kasi sa isip namin, malaki yung tendency. Mga boys na friendly, yun kasi talaga yung kaagaw-agaw. Oh. Daming nakakagusto. Hugot ka rin, ha? Hello? Hello, ma'am. Wala. Yung mga friends ko, mga lalaki, ma'am. Mga yung close friend ko talaga. Mm. Parang naglayo na ako sa kanila, ma'am. Sa kanya ko na lang pinukos ang attention ko sa kanila. Oh, wag naman. Yung friendship mo. Kuya, basta always leave something for yourself. Yes. And ang importante lang naman is masaya ka. Sana naman huwag mo din siya sukuan kasi eventually makikita niya. Oo, eventually. Para po akong adjustable, ma'am. Na parating nabibigay ng space. Space. Oh, ma'am, ayaw kasi ng gulo, ma'am. Ayaw ko ng gulo. Kaya gusto ko na one naman yung simple na buhay, simple na lang. Kuya, may kapatid ka ba? Baka pwede mong may reto sa akin. Sa amin? Uy, Kuya Mark, pinaiyak kasi bagada Mika, yung kanya. About to cry. Oo, kasi, di ba, minsan na lang talaga yung lalaking ganyan. Okay. Kuya Mark, mabuhay ka, magparami ka. Oh, ayun na. Ma'am, hindi ko magbigay yung mga mamahalin na bagay dito sa mundo, ma'am. Pero isa lang ang bigay ko sa kanya, ang tunay na pagmamahal. Wow! Oh my God! Amazing! Wow! Idol, ayan, kuya. Saludo kami sa'yo. Ayan, Kuya Mark, ha? Maraming salamat sa pag-share ng iyong hugot for today. Naway, may nakuha ka sa aming mga advices at paniguradong kami din, may nakuha sa iyong mga life's lesson. Kaya Kuya Mark, maraming salamat, ha? God bless you. Okay, mabuhay po kayo, tatlo dyan, ma'am. Mga magagandang binat. Ikaw din, Kuya. Magparami ka. Thank you. Yes. Sige. Ayan, girls. Alright.
Tayo kasi. Lalo na tayo eh. Sino ba talaga may kasalanan, lalaki na walang hindi, friendly? Hindi, dalawa. Dalawa kasi talaga yan. Sa bagay, takes two to tango lang. Correct, correct. Oh, so sa ating mga kahataw ha, meron ba kayong mga hugot din sa inyong buhay, kagaya ni Kuya Mark? O na gusto niyong pag-usapan? Mga tanungin ka sa pag-ibig, problema sa buhay-buhay? Aba, i-text na yan sa aming numero 0999-859-2047 at 0915-625-3310 o i-like ang aming FB fan page ng Morning Hataw. Oh no.